Ang mga reservoir ng Earth ay nagtatago ng mga tunay na higanteng tubig tabang at tubig alat ng mga isda, nakapansin-pansin sa kanilang mga laki. Ang ilan sa kanila ay ganap na ligtas para sa mga tao, ngunit ang iba naman ay lubhang mapanganib. Ang mga ito ay may haba na higit sa 2 metro at bigat na mahigit sa 100 kilo. Sa videong ito ay aalamin natin ang 10 pinakamalaking isda sa buong mundo. Kaya mga ka-Wowmazing, simulan na natin! Number 10, Giant Grouper. Ang pang-10 na pinakamalaking isda sa mundo ay ang Giant Grouper, o kilala rin sa tawag na Queensland Grouper. Matatagpuan sa dagat ng Caribbean Sea, sa baybay ng Brazil. Ito ay umaabot sa 2.5 meters na haba. Ang Giant Grouper ay isang endangered species, kaya ipinagbabawal na itong hulihin. Dahil sa pulisiyang ito, ang populasyon ng mga dambuhalang isda ay unti-unti nang tumataas. Ang Giant Grouper ay isang territorial na isda, kaya habang ipinagtatangkol nito ang kanyang sarili, maaari nitong atakihin ang mga tao at magdulot ng malaking sugat. Taong 1961 nang may mahuling Giant Grouper, may bigat itong 680 pounds at habang 7 talampakan. Number 9, Chinese Paddlefish. Ang Chinese paddlefish o tinatawag ding Chinese swordfish ay matatagpuan sa Yangtze at Yellow River Basin sa China. Ang pinakamalaking freshwater fish sa ray fin class. Ang haba ng katawan ay maaaring umabot ng 3 meters at timbang na 300 kilograms. Ayon sa ilang impormasyon, mayroong specimen nito na hanggang 7 metro ang haba, ngunit ito ay hindi na idokumento. Ang Chinese paddlefish ay kabilang sa mga endangered species at hindi matatagpuan saan man. Number 8, Ocean Sunfish. Ang ocean sunfish o mola-mola, ang pinakamalaki at pinakakahanga-hangang bonefish na naninirahan sa mga warm seas sa mundo. Ang itsura nito ay hindi pangkaraniwan. Ang katawan ng isda ay nakakompress sa mga gilid at kahawig ng isang higanteng desk. Ang laki ng isda ay kapansin-pansin na may 2 metro ang haba at ang bigat ay maaaring umabot ng 1 tonelada. Ang pinakamalaking ocean sunfish na natagpuan ay higit sa 4 na metro. Ang laki hindi tulad ng ibang pinakamalalaking isda sa buong mundo. Ang sunfish ay hindi mapanganib sa mga tao, kaya naman ito ay mas madali ring nahuhuli. Kaya nitong mag-produce ng 300 million eggs sa isang anakan lamang. Karaniwan itong matatagpuan sa Taiwan at Japan. Number 7, Beluga Sturgeon. Ang Beluga Sturgeon o Huso-Huso ang isa sa nangungunang pinakamalaking isda sa buong mundo. Ang isdang tubig tabang na ito ay nasa panganib na rin ng pagkaubos, matatagpuan sa Adriatic, Caspian at Black Sea Basins. Noong 1898, isang isda na may haba na 4.2 meters at bigat na 1 tonelada ang nahuli. Sa kasalukuyan, ang mga mangingisda ay nakakahuli pa rin ng beluga na tumitimbang ng 150 hanggang 300 kilos. Number 6, Giant Freshwater Stingray. Ang Giant Freshwater Stingray ay isa sa pinakamapanganib na pinakamalaking isda sa buong mundo. Ang haba ay umaabot ng 4.5 meters at ang average na timbang ay umaabot naman ng 450 hanggang 500 kilograms. Mahahanap mo ang mga higanteng ito sa Australia, Kenya at isla ng Borneo. Ang higanteng freshwater stingray ay may 2 malalaking spines na matatagpuan sa buntot. Ang isa ay panghawak sa mga mabibiktima at ang pangalawa ay upang iturok ang lason. Kapag nahuhuli ang isang stingray ay palagi nitong ikinakawit ang buntot upang ipagtanggol ang sarili. Sa makatuwid, kapag nahuli ang mga higanteng ito, kailangan mong maging maingat. Number 5, Wells Catfish. Ang Wells Catfish ay naninirahan sa katubigan ng Baltic, Caspian at Black Seas. Ang haba ng katawan ng isda ay maaaring umabot ng 5 metro at ang bigat ay kalahating tonelada. Ito ay isang predator ng ilog na aktibo sa gabi. Ang mga malalaking catfish ay maaaring umatake sa mga ibon at maliliit na hayop. Pero maraming mga kwento tungkol sa pag-atake ng mga predator na isdang ito sa mga tao. Ngunit, walang dokumentaryong ebidensya nito. Number 4,
Atlantic Blue Marlin. Ang Atlantic Blue Marlin ay isa sa pinakamaganda at pinakamalaking isda sa mundo. Aabot sa kahangahangang laki na 5 metro ang haba. Matatagpuan sa karagatan ng Atlantiko. Bukod sa laki, itinuturing din ito bilang pinakamabilis na isda. Ang marlin ay isang paboritong target ng mga mangingisda sa sports. Ang paghuli nito ay maituturing na isang mahusay na tagumpay. Number 3. Giant Oarfish. Ang giant oarfish o kilala rin sa tawag na King of Herrings ay isa sa pinakahindi pangkaraniwan at isa rin sa pinakamahabang isda sa buong mundo. Ang isdang ito ay nabubuhay sa kailaliman ng Pacific, Atlantic at Indian Ocean. Madalas itong napagkakamalang ahas sa dagat. Ang kapal ng katawan nito ay tinatayang nasa 5 cm lamang. Ang haba naman ay maaaring umabot ng 5.5 metro. Ayon sa ilang mga ulat, ang giant oarfish na natagpuan ay may habang 17 metro, subalit hindi ito naidokumento. Ang pinakamalaking dokumentadong specimen naman ay 11 meters ang haba. Number 2. Great White Shark. Ang pinakamalaki at pinakamapanganib na marine predator ay ang Great White Shark. Ang average na haba ng isang individual ay humigit kumulang ng 4.6 meters. Ngunit may mga specimen na lagpas ng 6 na metro ang haba. Ang bigat ng ganitong mga halimaw ay maaaring higit sa 2 tonelada. Ang Great White Shark ay matatagpuan sa lahat ng karagatan na nagdudulot ng malaking panganib sa mga tao. Mas gusto ng Great White Shark ang tubig sa baybayin at madalas umaatake sa mga swimmers at divers. Ang mga kaso ng pag-atake sa bangka ay naitala rin. Ang predator na ito ay nangangaso ng malalaking isda, dolphin, sea turtles at ibon. Ang white shark ay isang endangered species na may populasyong tinatayang 3,500 sharks na lamang. Number 1. Whale Shark. Hindi may pagkakailang pinuno sa ating ranking ng pinakamalaking isda sa buong mundo ay ang whale shark. Ang average na haba ng katawan ay 10 metro, ngunit may ilang higit sa 12 metro ang haba. Ang pinakamalaking whale shark na nasukat ay nasa 18 meters o mas mahaba pa ito sa regular na school bus. Ayon sa mga scientist, maaaring magkaroon ng mas malaking specimen ng whale shark na kayang umabot sa 20 metro ang haba. Sa kabila ng napakalaking sukat nito, ang marine predator na ito ay hindi mapanganib sa mga tao dahil kumakain ito ng plankton. Ang whale shark ay napakakalma na nagbibigay ng daan sa mga maninisid. Nagpapahawak ng ito at pwede ka pang umakyat sa likod ng whale shark. Sa katunayan, wala pang naitala na nakabiktima ang mga whale shark ng tao.